Sumagandang araw mga boss, ngayong araw na to ay mag-install tayo ng metal paring para sa ating kisame. Mula sa pag-re-rivet ng wall angle, paglalagay ng metal paring, paggawa ng labasan ng init, gamit lang yung wall angle, pag-install ng plywood at pag-re-rivet nito hanggang sa matapos ito. Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. Magandang araw mga boss. So ito nga pala yung pinamili nating metal paring mga boss. Bali ito na yung pinamakapal mga boss. So bali yung presyo nito ay 170 yung isa nito. At ito namang wall angle, ito yung kabitan ng metal paring. Ang presyo nito ay 50 yung isa. So ang ginawa nila mga boss, dahil makapal yung ating metal paring, so ginamitan nila ito ng grinder. Yan, tingnan nyo yung kapal nito. So ito na yung pinaka makapal na metal paring mga boss. Yan. So, bali ang sukat nito ay 1mm. Yan yung kapal nito mga boss, yung thickness niya. So, gumamit na sila ng grinder. Kasi, pag gunting kasi, hindi na masyadong, lalo na mapurol na yung gunting namin. Yan, hindi na makaputol yung aming gunting. Kaya, ginamitan na lang namin ito ng grinder. So, una niyong i-install mga boss, is yung wall angle. So, dapat nakuha niyong level ng inyong ceiling. Tapos, lilibilan nyo ito sa lahat ng side ng yung wall. Tapos, i-install nyo itong wall angle. So, mas maganda yung wall angle mga boss, nakaribit siya para mas matibay. Kasi, pag na-screw kasi mga boss, may posibilidad kasi na maglulustrade yung ating screw at wala na hihina yung kapits niya sa wall. Kaya, mas maganda mga boss, nakaribit yung ating wall angle para mas matibay. Pero, pag nasa concrete naman kayo nag-install ng wall angle, so gagamitan nyo rin ito ng concrete nails. So para-paraan lang tayo mga boss, ang importante matibay yung ating pagkakabit. So yan mga boss, natapos natin yung ikabit ng ating wall angle. Yan, so lahat ng side nalagyan na natin ng wall angle. Yan, yan yung pinaka-importante mga boss. Yan yung first step nyo sa paggawa ng ceiling. Unahin nyo talaga yung wall angle. So na-rebit na namin yan lahat. So next namin gawin is mag-install ng metal paring. So bali yung distansya ng ating metal paring mga boss is 2 feet. Ganyan, 2 feet yung ating distansya para pasok na pasok yung ating dugtungan mga boss sa gitna ng metal paring. So huwag nyong sa dulo ng metal paring magsukat mang 2 feet mga boss. Dapat nasa gitna ng metal paring para yung dugtungan natin mga boss is magkadungtong yung dalawa. So bali yung ginawa nila mga boss ay pinutol nila yung metal paring ng 2 feet. So 2 feet yung pagkaputol nila dito. Pero mas maganda pa rin mga boss, huwag nyong putulin yung metal paring mga boss. Mas maganda gupitin nyo lang sa gilid at pupukpukin nyo hanggang sa ma-flat yung sa gilid mga boss. Kasi mas maganda walang putol dito mga boss. Pero sa ginawa nila is pinutol nila kasi delikado kasi sa grinder. Pag katulad nito mga boss, yan, pag hiniwa nyo ito doon sa gilid, yan, so nakakatakot kasi baka yung cutting disc natin baka tatalsik at kasabog kasi maiipit yung ating grinder dito. Yan. So gawa na lang nila is pinutol na lang yun. So mas maganda pa rin mga boss, walang putol yung ating metal paring para makasave tayo sa rebit natin mga boss. So yung tangsi na yan mga boss, yan yung silbing level natin sa vertical at horizontal na alignment ng ating ceiling. At meron tayong extra metal paring dito sa itaas mga boss. Ito yung nagsusupport mga boss. Bali hawak na yung lahat ng support na metal paring. Ganyan. Mula doon sa dulo. Papunta doon sa kabilang dulo. Yan. So gumamit lang tayo ng number 16 na alambre mga boss. So pagkatapos nyan is
maglalagay na tayo ng support papunta doon sa zipper lens at pahahawakan natin ito doon sa zipper lens natin para matibay yung ating sealing. So yung tangsin na yan mga boss, yan yung nagsisilbing label natin mamaya pag pinahawak na natin ito doon sa zipper lens. So titingnan natin kung nasa label ba yung ating sealing. So ito yung gamit nating alambre mga boss, bali yung number nito is number 16 yung sukat nito. Yung sa gilid naman mga boss, yung natamaan ng poste mga boss, so pwede ganito yung pagkalagay nyo. Yan, pwede hindi lang kayo gagamit ng walanggol. So kung meron kayong mga retaso na maliliit na metal paring, so metal paring lang yung gamitin nyo. So yan mga boss, natapos na nila mga boss. Matuwid na kasi may guide tayong tangsi. Yan yung importante mga boss, meron tayong tangsi na guide. At nalagyan na rin nila ito ng brace mula doon sa zipper lens sa at bubong. So bali yung sukat na tupit mga boss hanggang dito lang sa gitna ng metal paring mga boss, para yung mga ting mga dugtungan is magarugtong pa rin mga boss. So para paraan lang tayo mga boss. So ito na mga boss, natapos na natin ma-install yung ating metal paring mga boss. So ito yung pinakaunang kwarto mga boss, maliit lang to. At ito naman yung master bedroom, yan malaki yan. Dahil in-extensionan yan sa terrace mga boss. At ito naman yung sa ating hallway. So tapos na rin yan mga boss. At ito naman yung sa ating terrace mga boss. So yan yung ginawa natin kanina mga boss. Bali yung natirang walanggol, ginawa nating singawan ng init sa ating kisame. Yan, so maganda rin yan mga boss. So para paraan lang tayo mga boss. Kasi yung iba ginagamit nito mga boss is kahoy. Mabubulok kasi yung kahoy, kaya ginamitan natin ng walanggol kasi galvanized ito mga boss. So next is mag-i-install na tayo ng plywood mga boss. So bali yung plywood mga boss is gagamitan pa rin natin ito ng rivet. Kasi hindi kasi kami gumagamit ng screw mga boss pag sa metal paring mga boss, kasi ang mangyayari kasi niyan pag kapag na-overtwist mo, ang mangyayari niyan sa metal paring is maglulustrid. Hindi nakakapit yung screw sa yung plywood. Ganyan. So para maiwasan 'yan, so gagamit tayo ng rivet. One hour later. So ito na mga boss, natapos natin. So isang araw lang natin ginawa itong paglalagay ng kisame mga boss. Yan. So ito yung first
room mga boss, ayan, nalagyan na yan ng kisame. At ito ba nga pala yung ating manhole mga boss. So naglagay tayo ng manhole dyan mga boss. In case na may trouble sa itaas yung sa ating electrical wiring, so dyan dadaan yung electrician. Ganyan. So maluwang yan mga boss. At ito naman yung sa ating hallway mga boss. Yan, natapos na rin yan. So napansin niyo yung rivet mga boss, medyo nakabao na siya sa plywood mga boss. So kunting liha lang at masilya at maglilibil din yan sa ating plywood. At ito naman yung sa labas mga boss, bali yung ginamit natin ito ay hardplex. Kasi exposed kasi ito sa araw at saka ulan. Yung labasan ng init na yan, bali galvanized yan, so hindi yan basta-bastang magkakalawang. So hanggang dito lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.